Gusto niyo bang lagyan ng reverb or echo yung mic nyo? Let's go! Alright, so meron kayong nakitang nag-stream or meron kayong nakitang YouTube video and yung mic niya, let's say nagko-cover siya ng kanta, is parang merong echo or merong reverb. And nainggit ka. Unfortunately, yung go-to mic mo is walang echo or reverberation na knob. So for example, itong mic na to na nireview natin dito is meron tong echo na knob. So nagkakaroon ng echo yung mic pagka gusto nyo yung merong echo. E paano nga kung yung binili nyo wala? Katulad ngayon, itong go-to mic ko, itong Shure MV7, wala tong echo or reverb na knob. Let's say, paano kung bumili ka ng Myono mic na to? Nireview na rin natin to. Ang meron lang to, gain knob. Walang echo or reverb knob. So, paano na? Anong gagawin mo? This video is gonna be a tutorial kung paano natin pwedeng lagyan ng reverb and or delay yung ating mic using our favorite virtual audio mixer, voice meter. Okay, we're gonna make this video two parts pala or gagawa tayo ng dalawang video. Paghihiwalayin natin yung tutorial ng para sa reverb at saka kung paano naman yung isa-isa, no, yung paano maglagay ng delay. We're doing that kasi baka maging masyadong mahaba yung video na to kapag pinagsama natin siya. Anyway, let's get moving. So ito yung sample pagka nagkaroon na kayo ng reverb using voice meter. Sound check, test mic, 1, 2, 3. Alright, so now, how did we do that? So, dun sa mga hindi pa pala familiar sa voice meter, here is a link kung paano yan gamitin. This link na pinapakita ko ngayon is like my ultimate voice meter tutorial. It's 1 hour long. Pero yung kailangan nyo lang sa video na yan, at least for this, para magamit yung itong tutorial na to, yung first maybe 10-15 minutes, yung kung paano lang iset up yung voice meter para dun sa mic ninyo. Alright? So have a look, look at that video para mas magkaroon ng sense yung next na parts ng video na to. Now, para dun sa mga nakanood naman na nung mga iba kong videos na I have some tutorial kung paano gamitin yung voice meter, you may have to download voice meter again. The reason being, yung voice meter na ginamit ko doon sa mga previous tutorial ko is voice meter and voice meter banana. In this video, you have to use voice meter potato. Alright, so just in case hindi voice meter potato pa yung gamit nyo, just Google it. Google voice meter potato and then get the result, download it, and boom, there you go. And then you can set it up just like the way you set up your voice meter banana based on the other tutorials that I have. Alright, so right now I'm gonna use or we're going to use voice meter potato. So now let's go to that kung paano natin na malalagyan ng reverb yung ating mic, no? So the first thing that you need to do is to identify kung ano yung mga parts. May tatlong parts na kung saan gagalawin natin para magkaroon ng reverb yung ating mic. So it's this part kung nasaan yung mic, it's this part na nakalagay na special effects, and it's this part na nakalagay na master section. So isa-isahin natin. Dito muna tayo sa nakalagay yung mic. So dyan sa mic na area may nakalagay na special effects or special FX. Na special effects. Alright? Yung nakalagay dyan na reverb, what I need you to do is to dial that knob, that's the gain knob for this, to 10. Usually, hindi naman niya kailangan 10 palagi, but I'm trying to exaggerate it this tutorial. Wala pa kayo naririnig na reverb ngayon. Okay? So, that's one. Tapos na tayo dun sa first part na kailangan nating galawin dito. Now, we go to the second part. Dito sa special effects, just click the reverb off button para maging on. So, right now, naka-on na yung reverb. Now, wala pa rin tayong naririnig kasi dyan pa lang yan, nasa loob pa lang ng voice meter, yung reverb. Hindi pa siya nasa-send sa ating headset, which is
yung A1 na part, 'di ba? Dito sa A1, yan yung ito A1 nakalagay, A1, no? And if you look again dito sa mic, sinend natin siya sa A1. Kaya umaandar-andar tong parang indicator dito sa A1. So right now, wala pa tayong naririnig kasi hindi pa nasa-send yung reverb dito papunta sa A1 out dito. So what you need to do, just go to this R here and then i-dial nyo to. Yan, may naririnig na akong reverb sa headset ko. Pero malamang kayo wala pa rin. Kasi sa monitoring ko pa lang to nangyari, sa mic monitoring pa lang. Alright? Para marinig yan ng mga viewers ninyo or sa pinagre-recordan ninyong video, kailangan nyo pumunta sa B1. So right now, my OBS studio is connected with this voice meter potato via this virtual out na B1. So dyan sa B1, again, meron din dyang R. So, i-dial lang natin ng 10 and then yan. Dapat ngayon, kayo na nanonood nitong video na to, naririnig nyo na yung reverb. Right? So that's how you put reverb into your mic using voice meter. Now, yung reverb na to, pwedeng hindi pa ganun, ito yung type na reverb na gusto nyo, di ba? Pwede nyo baguhin tong reverb na to. So, how you can do that is right-click kayo dito sa reverb. And then, lalabas tong window na to. Kung marunong kayong kumalikot ng reverb effects, you have all the options here. Now, the good thing is, kung sakali man hindi kayo marunong, meron ng preset dito na pwede nyo lang pindutin and then magagamit nyo na yung reverb na yung preset na yon. So for example, right now, this is the vocal medium. Pwede nyo click tong short. Yan, magbabago yung reverb. Diba? Medyo mas mahina ng onte. Or hindi ganun kalakas yung effects ng reverb. Pwede nyo piliin yung large sa vocal and nagbago na naman. And then, pwede nyo i-simulate yung parang kumakanta kayo sa loob ng church, di ba? Or nagsasalita kayo sa isang malaking hall na lang, no? Pwede nyo piliin yung short, ayan, medyo iba rin yung dating ng reverb na to. Pwede nyo piliin yung medium, pwede nyo rin piliin yung large, di ba? Iba rin yung dating. Or, pwede mo yung parang nasa loob kayo ng isang stadium. Ayan, short, medium, and then large. Oh, diba? Balik muna dito sa medium kasi masyadong malakas yung parang effect na nagpakinig nyo na ako naiintindihan. Point is, may mga preset dito. Mayroon pa dyang soft, pipe, and special na pwede nyo rin pindutin. Pwede nyo pag-experimentuhan kung anong klaseng type ng reverb yung gusto ninyong gamitin. Close ko na to. Now, paano naman kunyari ayaw yun ng reverb, diba? Ayaw nyo marinig. Kailangan nyo ba uling i-reverse lahat? Good thing is you don't. All you need to do is just to click this button here para ma-off yung reverb. Ayan, wala na uling reverb. Gusto mong i-on? Just click it again. Ayan, meron na uling reverb yung ating mic ngayon. Now, ano yung parang medyo practical use niyan? So, let's just say nagka-cover kayo ng kanta, di ba? And, or yung content nung inyong YouTube video or let's say yung YouTube live stream nyo or Facebook stream ninyo or kung sa mga inag-i-stream sa Twitch or kung saan man nga yan. And sa live stream nyo, you know, syempre nag-greet kayo. Hi guys! Let's say, simulate na natin yung channel ninyo, di ba? Hey, hi guys! What's up? Nandito tayo ngayon. Welcome! Maraming salamat sa inyong pananood dito sa channel natin, dito sa stream natin. Ito yung mga list ng kakantahin natin. Just in case gusto nyo gamitin itong reverb sa pagkanta nyo, di ba? Kunyari gusto nyo yung pagkanta nyo parang kumakanta kayo sa loob ng banyo, di ba? Di ba parang pag kumakanta kayo sa loob ng banyo, parang mas lalong gumaganda yung boses natin. So, yung pagkanta sa banyo parang reverb yun. Reverb yun, actually, yung effect na yun na nangyari sa boss natin. So, let's just say, ganito nga yun. Sa channel mo, eh, binati mo sila. And then, sinabi mo, ito yung mga kakantain natin. Ito yung song list. And then, nagpa-play ng background music mo. And then, pagkakanta ka na, gusto mo na magkaroon ng reverb. So pagkakanta ka na, turn this on and then you sing your song and then kanta. I'm not gonna sing because it's gonna make it really bad. I'm not a good singer. So what you can do next pagkatapos na yung kanta is turn it off para pagkakausapin nyo na ulit yung viewers ninyo. Diba? Very convenient. Alright. Okay, so
Okay, that's it. That's how you add reverb sa inyong mic. Obviously, there are ways, other ways to do it. So, for example, pwede mo kayo bumili ng physical mixer na may reverb effect para rekta na din. So, that you can do that as well. That's an option. Or you can do that sa post, no? Record muna kayo ng walang reverb and then sa post, no? Sa digital audio workstation na ginagamit nyo. I don't know, Audacity or Adobe Audition ba yan? Or Ableton Live or Pro Tools or Logic. So, you can add that, no? Na doon na lang kayo maglalagay ng reverb. Of course, ang disadvantage lang nun is hindi nyo yung pwedeng gawin sa live stream kasi nga ginagawa lang yun sa post-processing. So, this one can give you that advantage na pwede nyo gamitin yung mixer na to habang nagla-live stream kayo. Alright, so dito ko natatapusin yung tutorial ng para sa reverb. Yung next video, yung part ng video na to is kung paano naman natin gagamitin yung delay na effects dito sa voice meter. Okay, dito muna tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. I'll see you in the next video. Peace out!